Sa loob ng bilateral agreement o POEA rules and regulation, ang isang household workers ay hindi dapat mailipat ng bagong employer kung nagkaroon ng pang-aabuso o hindi nasunod ang kontrata. Ang household workers ay may karapatan na umuwi ng Pilipinas. Pero ang realidad na nangyayari, lalo na dito sa Middle East, particularly sa Saudi Arabia, ay ang paulit-ulit na pagbebenta ng mga recruitment agency at ng employer sa household workers. Marami na ang ilang ulit ibinalik sa agency at nailipat. So syempre hindi naman papayag yung employer at saka yung agency dahil nga sa mga ginastos nilang mga expenses na which is 18,000 to 21,000. So, ang next na employer niya, magbabayad doon sa first employer to refund the expenses. Pag ayaw niya na sa first employer, nilipat na lang siya, nililipat na lang ng agency doon sa second without na magpipirmahan doon sa polo. So, minsan, kung anong hawak na contract nung household, yung pa rin yung nasa una. Ito ang dahilan na kung mayroong emergency o rescue, ay hindi na matrace kung nasaan ang household workers. Dahil hindi na siya nagtatrabaho sa employer at sa location na nakasulat sa loob ng kontrata. At isa pang hindi maganda sa bawat paglipat ng household workers ay nare-reset ang kanyang 2 years contract. Ibig sabihin ay ulit ng ulit ang simula ng kontrata. Isa akong OFW dito sa Saudi Arabia. Hindi naging maganda yung una kong amo kasi hindi nasunod yung nasa kontrata. After 3 months, humingi ako ng tulong sa agency na pauwi na lang ako o ilipat ako sa ibang amo. Nasunod naman ng agency yung gusto ko na ilipat ako sa ibang amo. Sa ngayon, okay naman yung amo ko. Kaya lang, hindi kami dumaan sa tamang proseso na pupunta kami sa polo upang pumirma ng bagong kontrata. Ang kontrata kong pinanghahawakan ngayon, kung ano yung pinirmahan ko sa Pilipinas. Kaya lang, ang nangyari sa akin, hindi pumayag ang amo ko na yung 4 months ko sa dati kong amo ay continuous ko na lang na maging 2 years sa kanila. Ang gusto ng bago ko ngayong amo, umpisa uli kami. Kumbaga, nabaliwala yung 4 months ko dito sa Saudi. Paano kung hindi naging maayos yung amo ko ngayon at magpapalipat na naman uli ako? Hindi ko alam kung gano'n na naman uli. Hindi na naman kami magpupunta ng polo para pumirma ng kontrata. Tapos, dugtong na naman yung 2 years ko. Kumbaga, ba maubos na lang yung 2 years na kontrata ko sa palipat-lipat. Dugtong ng dugtong. Ba hindi na ako makauwi ng Pilipinas niyan? May mangyari sa akin. Sino ba habulin ko? Yung una kong amo o yung amo ko ngayon? Kasi nalilito din ako. Kasi ang nasa kontrata ko, yung dati ko pa rin amo. Karamihan sa mga household workers ay hindi sumasang-ayon dito. Okay sana kung naging mas maganda ang kinapuntahan niya. Paano kung hindi na naman siya nakatagpo ng mabuting employer? At dun sa una, kung hindi na ibigay ang kanyang mga sahod, paano sa pangalawa, sa pangatlo, pang-apat, kung hindi pa rin naging mabuti at hindi niya nakuha ang mga sahod? Ibig sabihin ay matatapos na lang niya ang 2 years contract na pinirmahan sa agency sa Pilipinas nang walang natatanggap na sahod. Maganda na ang nakasulat sa loob ng Bilateral Labor Agreement of KSA and Philippines for Household Workers. Malaking bagay din ang Standard Employment Contract for Household Workers. Mayroon din tayong rules and regulations sa POEA na nagbabawal sa paglipat-lipat ng employer. Ang problema ay kulang sa implementasyon ang dalawang bansa. Tila nalilimutan na ang bilateral agreement. Actually, para wala kasing ipin yung batas natin dito eh. Sa ang kontrata is just a piece of paper, hindi siya na-apply. Ang sa akin lang na sana observe ko sana na pagdating ng household, kukunin ng agency, dadali muna sa polo. And then from polo, doon palang pipick upin ng employer at saka i-orient sa kanya na what is being stated on the contract. So kasi minsan, imagine ako, nung dumating ako dati kasi naging household din ako, so alam ko yan. Pagdating sa airport, susunduin ka ng driver at saka yung iyong employer. Kukunin lahat ng kontrata mo, walang na naiiwan sa'yo. So one thing more pala,
Usually kasi niya, kailangan may extra copies po tayo ng mga contract natin, mga documents natin iniiwan sa pamilya. O kapag dito kasi kukunin talaga nila yan, wala nang maiiwan sa'yo. Kaya pag may reklamo tayo, ano bang yung OAC, kontrata, wala silang masasabi. Kasi wala silang naiwang kopya. So yun na nga, susunduin sa airport, dadalhin sa Polo. Pagkatapos dapat monthly, mayroong report o quarterly, may report na ang agency may update tayo kung kamusta na yung worker. At saka, ang day off talaga, kailangan talaga nila yung day off talaga. Minsan nga kasi pag andyan yung mga household, takot magsalita kasi busy na sabihin sila ayaw makipag-usap. Huwag ka makapag-usap sa ganun na. Kailangan talaga na lumabas sila kasi yan sila, yan kami mga household kasi once na binigay mo ang para sa kanila, hindi na mag-iisip yan na hindi siya mag-iisip na tatakas, hindi na siya mag-iisip kung ano-ano. Tsaka ang communication pati, yung cellphone, yung communication sa pamilya, huwag iwawala yun. Para namomonitor ang kanilang situation kung ano. Pag sinasaktan kasi tatawag sa akin yung mga may sampal, duguan. Kung ma-reach aula talaga yung Polo, nakakatulong talaga yung Polo, gumagawa ng paraan. So minsan hindi rin sa totoo lang, minsan hindi talaga na-reach out yung Polo. So ito talaga ang katotohanan kahit sa Riyadh. So ang nagiging ng kasambahay minsan yun na nga tumatakas para lang sila talaga makawala doon. Pero kung talagang pinaka worst na magiging scenario diyan pulis na talaga makakatulong sa kanila. Kasi ang pulis naman na pag kinuha na sila tatawagin ang amo. Doon sila mag-uusap sa mas mabilis ang kaso diyan Sa idaan pa natin sa Polo or ano. So, ang advice nga minsan pag may tumakas na mga kasambahay, pulis na kaagad ang i-surrender agad sila sa pulis. Naway sa kasalukuyang administrasyon ay mabigyan ng pansin at masolusyunan ang lumalalang problemang ito. Mga kabayan, sana po ay may natutunan kayong muli ngayong araw at hanggang sa muli. Marami pong salamat. Ako po ang inyong lingkod, Melo Del Castro.